Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung iisipin mo, bakit ba may tao na pilit kang ginugulo? Pilit na sinisira yung araw mo tapos kapag sobrang bad trip ka na, bigla ka naman niyang lalambingin. Nakakainis yung mga ganun na uri ng tao. Di mo maintindihan kung may toyo ba o sadyang maluwag lang yung tornilyo. Isang araw bago yung pag-alis namin ni Lolo, pabalik sa lugar na kinalakihan ko, para bang kinakabahan ako. Ewan ko ba kung bakit, pero sadyang ganito lang siguro yung pakiramdam. Masaya ako na inaayos yung mga gamit ko. At syempre, mamimiss ko din yung Amerika kasi baka matagal na ulit bago ako makabalik dito. Kaya naman pagkatapos ko na ayusin yung mga gamit ko, hindi ko hinayaan na masayang yung natitirang oras ko. Ginawa ko ang isang masayang sandali. Sa bawat oras na lumilipas, nagluto ako ng mga masasarap na pagkain tapos nakipagtawanan ako sa mga kuya ko. Uy, bunso, mag-iingat ka pag-uwi ha. Mamimiss ka namin dito. Tsaka alam mo, sa loob ng isang taon, bakit ang laki ng pinagbago mo? Uwi ka ng kuya ko. Oo nga bunso, noon dumating ka dito, mataba ka. Pero ngayon, laki na nung katawan mo ah. Inubos mo lang ata yung oras sa pag-workout dito sa Amerika eh. Uwi ka pa ng isa kong kuya. Alam nyo mga kuya, ayoko naman na ako lang yung mataba. Eh, ang gaganda ng katawan nyo, tapos ako, baboy damo. Uwi ka ako. Alam mo bunso, sigurado ako, pagmalik mo dito, mataba ka na ulit. Masarap ang mga pagkain doon sa atin, di ba? Uwi ka ni kuya. Nako, kuya. Promise. Hindi na ako tataba ulit. At saka, diet na ako. Hindi na ako kakain ng madami kasi mabilis akong tumaba. Uwi ka ako. Eh, bunso, matanong ko lang. Wala pa bang nagpapadibok ng puso mo? Baka naman meron na. Pakilala mo agad sa amin, ha? Uwi ka nila, kuya. Kapag meron na, papakilala ko agad sa inyo. Wala pa nagkakamali eh. Uwi ka ako kay na kuya. Kasi naman, wala pa naman talaga. Super single pa kaya ako. Anyway, bunso, uuwi na kami ng sa mga bahay namin. Mag-iingat kayo ni Lolo, ha. Uwi ka ng mga kuya ko tapos ayun. Umalis na din sila agad. Naiwan na ako mag-isa. Kaya naman, pinuntahan ko na si Lolo kasi gusto kong malaman kung naayos na rin ba niya yung mga gamit niya. Pagpasok ko sa silid ni Lolo, nakita ko na para pag may tinitingnan siya sa telepono niya. Mukhang masaya si Lolo. Napapaisip tuloy ako kung ano ba yung tinitingnan niya kasi parang ang saya-saya niya eh. Oh, Arthur, bakit nakasilip ka dyan? May kailangan ka ba? Uwi ka ni Lolo. Wala naman po.
Lolo, tinitingnan ko lang po kung nakahanda na din yung mga gamit mo. Pero, Lolo, bakit parang ansaya mo? Wika ko kay Lolo. Ah, wala ito, Apo. May mga tinitingnan lang ako na larawan sa bahay natin. May mga ipinasa kasi sa akin na bagong larawan eh. Maganda yung bahay. Halos walang ipinagbago. At alam ko na magiging masaya ka pagbalik natin doon. Wika ni Lolo. Lolo, masaya naman talaga ako kapag kasama kita doon ah. At saka, Lolo, patingin nga po ako ng mga larawan na tinitingnan nyo. Wika ko kay Lolo. Apo, wag na. Sige na, matulog ka na. Makikita mo din naman itong mga larawan na to pag uwi natin. Wika ni Lolo. Kaya ayun, di ko na pinilit si Lolo. Excited na talaga ako na makauwi. Namimiss ko na kasi yung kama ko. Kailangan ko na matulog dahil sa paggising ko, magsisimula ng isang mahabang paglalakbay. Siguradong nakakapagod yun. Masarap naman pala yung maging hardinero dito kina Arthur. Mabait yung matandang kasama ko. Kaso, kailan kaya babalik si na Arthur? Baka dito na ako tumanda sa pagiging hardinero kakahintay sa kanya. Sa ilang araw na pananatili ko dito sa kanila, parang medyo malungkot kasi bumabalik lahat ng alaala ko sa bahay na to. Kung paano na kami naging masaya ni Arthur. Kung paano nagwakas yung isang laro sa pagitan naming dalawa. Madalas na naglalaro lang ako ng basketball. Ginagamit ko yung bola ni Arthur. Nakakainip kasi kapag wala na akong ginagawa. Kaya naman, eto na lang talaga yung pampalipas oras ko. Si Manong kasi madalas na wala rin dito sa bahay. Umuwi din siya sa kanila tapos sisilip lang dito. Ginawa na rin niya akong caretaker ng bahay. Mukha naman daw ako mabait eh. Kaya ayun, parang mas nakakalungkot kasi wala man lang akong makausap. Kaya naman kapag sobrang lungkot ko na talaga, nasa silid lang ako ni Arthur at tinitingin ko yung mga larawan niya. Nakakamiss na si Arthur. Kailan kaya siya uuwi? Pero, ang tanong lang sa isip ko, baka magalit lang si Arthur kapag nakita niya ako. Pero hindi naman siguro. Alam ko naman na mabait yun. Kaso nakakatakot pa din. Pero kung bugbugin man niya ako, okay lang. Basta kung mapapawi nito yung galit niya, magpapabugbog na lang talaga ako. Ay nako, ano ba naman itong iniisip ko? Makatulog na nga. Medyo napagod ako sa paglalaro ng bola eh. Lumapit ako sa may bintana bago ko itutuloy ang isarado. May isang bulalakaw na dumaan. Kaya naman, humiling agad ako sa bulalakaw na yun. Sana umuwi na si Arthur. Tapos sana hindi siya galit. Ang hiling ko sa bulalakaw pero sana totoo na tinutupad ng bulalakaw ang isang hiling kasi ang sabi sa libro na nabasa ko,
matutupad lang ang hiling mo sa isang bulalakaw kung maaabutan mo ang pagguhit ng liwanag nito. Nakita ko naman na parang gumuhit yung liwanag eh. Pero di naman masama na maniwala. Wala namang mawawala kung matutupad man ito. E di mas masaya. Kaso, bakit ba parang ang hirap matulog ngayong gabi? Parang kinakabahan ako. Di maipaliwanag yung nararamdaman ko tapos ilang saglit pa yung nakalipas. Bumuhos bigla yung napakalakas na ulan. Kaya naman, lalong di ako nakatulog. Ito siguro yung dahilan kaya lumilipat si Arthur sa sopa kapag malakas yung ulan. Kasi ang ingay ng bubong nila. Kaya naman ito, pababa na ako. Sa sopa na lang ako muna matutulog. At pagkahiga ko pa lang, nakatulog na agad ako. Grabe. Ang sarap ng panaginip ko kasi nakita ko daw ulit si Arthur. Tapos nagkulong daw kami sa silid niya. Grabe yung panaginip ko. Pero okay na rin yung ganito na kahit sa panaginip, masaya kami. Sana sa pagbalik niya, maging masaya ulit kami katulad ng dati. At kahit anong mangyari, gagawin ko yung lahat para bumalik sa dati ang lahat. Kung paano kami nagsimula, nawala nang magiging wakas. Habang nasa eroplano ako, bakit ba kinakabahan ako? Ilang saglit na lang, makakauwi na ako. Ang una ko talagang gagawin, mag-add to cart sa Lashopee. Na-miss ko yun eh. Oy, Arturo, bakit nanghiti ka ng walang dahilan? Matulog ka muna. Mahaba pa yung biyahe. Baka magkahangin yung ulo mo. Ayoko nung mag-alaga ng maluwag yung tornilyo. Wika ni Lolo. Lolo, grabe ka naman sa akin. Masaya lang ako. Wika ako. Tapos ayun, natulog muna ako. Pero nakakainip talaga. Ilang oras na din na akong nakaupo. Ang sakit na ng likod ko.